May klase na uli sa mga eskwelahan sa Zamboanga City na wala sa mga lugar kung saan matindi ang bakbakan. Pero marami estudyante ang hindi muna pumasok. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang dalawang linggo, balik-eskwela na ang mga estudyante ng Santa Maria Central Elementary School at ng 148 na iba pang public schools sa Zamboanga City. Mga eskwelahang nasa labas ng 5 to 7 kilometer radius na itinuturing na critical areas. Pero sa attendance pa lang, makikitang marami pa rin ang takot. Sa 3,000 estudyante, wala pang 50 ang pumasok. Ano, excited ka na bumalik sa school? Opo. Bakit? Kasi masaya sa school, dami matutunan. Aabangan na lang namin sila para kahit doon nang sa labas, basta alam lang namin na okay lang sila dito. Maging sa Bualan Elementary School na nasa labas lang ng critical area, ilang estudyante lang din ang pumasok. Tiniyak naman ng DepEd na makakatulong sa mga bata ang muling pagpasok sa eskwelahan. It's a way of impressing upon the children that I am okay, that I am fine. Nagbukas na rin ang pinakamalaking mall sa syudad. Binisita pa ito ni DND Secretary Voltaire Gazmin at DILG Secretary Marrojas. Kahit bukas na ang maraming negosyo dito sa Zamboanga City, itong Zamboanga City Hall ay nananatiling sarado. Ito yung sinasabing muntik na i-take over ng MNLF, 2 linggo na ang nakararaan. Maging itong mga kalsada patungo sa City Hall ay hindi pa rin pinapagamit hanggang ngayon. At ang mga negosyo malapit sa City Hall nananatiling sarado. Bukod sa mga negosyo, apektado rin ang mga manggagawang no work, no pay, gaya ni Aling Potensyana na nasunugan pa. 2 araw na hindi ako makatulog. Bakit po? Kasi wala na akong bahay, wala na ako asawa, tapos ang mga napundar ako, nasunog lahat. Na paano na lang yun? Sa datos ng National Statistical Coordination Board, nasa 324 million pesos kada araw ang nawawala sa Zamboanga City dahil sa gera. Our great concern is after. We don't know who's our enemy. We are faced with a faceless enemy that is capable of sowing terror. May sagot dito si Pangulong Aquino. Siguraduhin na kalinsurod ng long-term solution, yung short-term solutions ngayon. Mula sa Zamboanga City, Sandra Aguinaldo, nakatutong 24 Oras.